Saan po ito? At kayo po ay... Yan, saan yan? Sa Arena Coliseum yan dati. Nung nag-PBA ako. First team ko yan ng Great Taste before naging ambassador. Grabe no, nung bagets po talaga, parang ang dream nyo ay maging isang basketball player professional. Paano po nagsimula? Mula sa school pa lang ba? Actually, hindi rin basketball lang ang sports ko nung araw, tennis. Tennis? Kaya lang ako isa sa pinakamataas na estudyante. Kinuha ko ng coach namin. Sabi sa akin, marunong ka bang basketball? Sabi ko, hindi. Tennis. Hindi, mataas ka eh. Basta tumalun ka lang. Pwede na mag-basketball? Pwede na mag-basketball. Right after that, nung tinuruan ako, fortunately, nakuha ako sa RPO. From RPO, nag-PBA na ang kagad. Ay, ang bilis. Eh, di ba, sir, kapag sa mga jersey-jersey, may meaning yan, sir. Bakit 66 ang number ng jersey, sir? Oo nga, no? Hindi ko nakuha na. Bakit nga ba 66? Hindi ko rin matanda kung bakit. Kasi di ba may meaning yan? Yung parang masasabi ka talaga, ako gusto ko 4 kasi yun yung mansari namin. Di ba ganun ba yun sa iba? Ba? Totoo di ba, sir? Yung 66? Oo nga, but na lang hindi naging 36, ano? Pang sa inference, ha? Ang gwapo-gwapo niyo pala. Ako, totoo yan. Sabi ng nanay ko yan, eh. Totoo kitang-kita natin, di ba? Oo, in fairness. Kaninong player kayo na starstruck po, Chong Joey, nung naglalaro na kayo, tapos may mga chef, may mga mentor, coach? Siyempre kay Jaworski. Siguro majority naman ng players ng Arsenal local, si Jaworski talaga tinitignan eh. At saka, ang kagandahan doon, idol mo siya magmula nung bata ka, tapos nakasama mo maglaro. Ibang level yan. Totoo. Kaya minsan pagka laro kayo, hindi ka nakatingin sa bola, nakatingin ka sa kanya. Kumbaga na sa starstruck ka talaga na parang na-excite ka na yung dating pinapanood mo lang sa telebisyon, eh nakakalaro mo na rin sa basketball. Kaya naiintindihan ko yung mga ibang fans, hindi yung sumisigaw, yes. Maakap, ganun din ako sa kanya noon eh. Si Chong Joey, napayakap din talaga, imperative ba talaga? Aakap ka talaga sa kanya dahil talagang idol din. Totoo yan. Sir, sa pagka-basketball, laging sinasabi, laro po ito ng sportsmanship. Ano po bang mga values, mga natutunan po ninyo na nabit-bit ninyo sa pagiging isang basketball player hanggang sa ngayon? Po. Siguro yung professionalism isa, yung kinakailangan parati kang punctual sa ginagawa mo, yung focus mo, yung control mo sa emotions mo, sa physical, at saka ibigit sa lahat yung well-disciplined ka dapat sa lahat ng bagay. It's a part of the success eh. Totoo. Kasi sa basketball, di ba, ang daming bawal niyan, bawal ang mga bisyo-bisyo, kasi yung... Oo, tinanggal ko lahat ang bisyo ko dyan. Alam mo, during that time, tinanggal ko lahat. Ang bisyo ko, pero lang ang pagsisinungaling. Kasama. Hindi, pagsinungaling feeling ko sa ano yun eh. Pagsinungaling sa mga nililigawan niya. Hindi ko alam yun eh. Ay! Ang banayan! Ano ba yan? Pwede ko maintindihan yun. Ang linis-linis. Oo, di ba? In fairness. Pero sir, ano po ba ang... ngayon po ba naglalaro pa rin po kayo ng basketball, sir? Oh, ngayon, eh. Actually, hindi na nga ako nanonood ng basketball dahil nainggit ako eh. Oh. Alam mo, may edad ka na, kamukha ako, 32 na ako. Bagets, in fairness. Ha, hindi pa tayo nagkakalayo, sir. Medyo naiiwan na yung katawan mo. Gusto nang isip mo, ayaw na ng katawan. Kaya, hindi na naglaro. Nalaro ko ngayon apoy. Paano pa nagbabarbecue? Nagbabarbecue. Nag-iihaw-ihaw dahil kapag sa hinabahaba ng prosesyon, basta may usok, may nag-iihaw. Yeah. Kala ko kung matinik malalim yun. Wala. Iba yung mga kasabihan natin, Sir Joey. Hello, mga ka-Jeepney! Subscribe na to Jeepney TV's YouTube channel para sa more showbiz chika ng mga paborito nyong artista.